The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. On that day, Jesus went out of the house and sat down by the sea. Such large crowds gathered around him, and he got into a boat and sat down. And the whole crowd stood along the shore. And he spoke to them at length in parables, saying, A sower went out to sow, and as he sowed, some seed fell on the path, and the birds came and ate it up. Some fell on rocky ground where it had little soil. It sprung up at once because the soil was not deep. And when the sun rose, it was scourged, and it withered for lack of roots. Some seed fell among thorns, and the thorns grew up and choked it. But some seed fell on rich soil and produced fruit, 100, 60, or 30-fold. Whoever has ears ought to hear. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. When the mother of James approached Jesus, asking Jesus, Can you make my sons, one of them sit in your right and the other on your left? If you remember the gospel in the feast of St. James, was the mother reprimanded? Was the mother reprimanded? No. No. You have to understand this, that mothers, if your children don't dream, you must dream for them. Please. If your children don't dream, you must dream for them. I do not know if you know Jokoy, a Filipino comedian who is very popular in the States. And he was joking about Filipinos who are in the States, nurses. Nurses. And of course, there was an uproar because there were many nurses watching the play. It was the dream of their parents that they become nurses. And I would like to ask, and I have asked some, Ikaw pa gusto mo bang maging nurse? Hindi. Ba't ka naging nurse? Yun ang gusto ng nanay at tatay ko. Pero pag tinanong mo, nung ikaw ba'y nag-aaral, sinabi mo ba sa mga magulang mo kung anong gusto mo paglaki? Ang sagot ay, hindi. Bakit? Hindi ko pa alam nun eh. Hindi ko pa alam. You know, my brothers and sisters, time don't wait. Aantayin ba lang magulang mo? O, kailan mo malalaman kung anong gusto mo paglaki? Pag matanda ka na? Hindi ka aantayin ng panahon. It's good to understand this because many times I have said this, if you don't dream, you will perish. As the book of the Proverbs have said, kung wala kang pangarap, wala kang bukas. Kaya yung mga magulang na ang mga anak ay walang pangarap, alam nyo na kinabukasan yan. Kaya kung hindi sila mangangarap, dapat mangarap kayo para sa kanila. Mali ba yun? Hindi. Bakit? Ang pinag-uusapan natin ay
bukas. If parents would only raise their children the way God raised His people, we will always have a better tomorrow. What is the first reading all about? God looks at the future, not at the present. What was the past? The past was the people were in slavery in Egypt. Yun ang kahapon. Ano ang ngayon? They are now in the wilderness. They are in the wilderness because it takes time to reach from Egypt to the promised land. Hindi naman paglabas mo ng border ng Egypt, Israel na. Kung kayo po ay nag Holy Land na, yung tinatawag na 3-in-1, ha? Punta kayo ng Jordan, tapos Israel, tapos mag-i-Egypt kayo. Alam nyo ba by bus, from Israel, from Jerusalem, to the border, to the Taba border, it will take you a minimum of 4 hours by bus. But from the border, from Taba border to Cairo, it will take you another 9 hours. 9 hours. By bus. Ano? Na kung saan may direction na. Sinabi ko talaga noon, first time ko, hindi ko nauulitin ito. Ha? Wala ka makita. Puro bundok, puro desert, natulog ka, pagising mo, bundok, desert. Talaga naman. At wala ka pang maiihian. Ano po? My dear friends, my brothers and sisters, imagine people walking from Egypt to Israel. What I'm trying to say, the walk from Egypt to Israel to the promised land, to Jericho, the walk was the process. If you want to reach your dream, you have to accept, you have to undergo a process. Hello? If you want to reach your dream, you have to undergo a process. Kahit nagtantrum ang mga Israelita, hindi nagpatinag ang Diyos. Binigay sa kanila yung kanilang hinihingi. But it did not change what? The plan that they will reach the promised land. Yung pong aking yumaong spiritual director, na coma. At dahil na coma, nag-atrophy ang muscle. Alam niyo naman yun, ibig sabihin nag-atrophy. Bumagsak yung muscle. So hindi na nakakatayo. At nung siya'y nagising uli, milagro, nagising, ang isa sa una niyang gagawin, magte-therapy. At ako yung nakatoka na dadalhin siya palagi sa Cardinal Santos para mag-therapy. Ano pa? Paupuin niyan, ihigayan doon sa bed, tapos yung bed, i-incline, patayo ng ganyan. Ano po? At pag medyo nakatayo ng ganyan, ang weight niya, nasa paana niya, sumisigaw. Naiskandalo ako, kasi ako yung bantay eh. Ano po? Sasabihin ko, nakakahiya naman pari ito, sigaw na sigaw. Ano po? Yung mga PT doon, tinotolerate siya. I believe he was tolerated because he was a priest. Ang sabi ko sa kanya, arte naman. Ano po? Pero hindi ko naintindihan, pag ikaw pala ay matagal na nag-atrophy at ikaw ay pinipilit tumayo, ang sakit nga naman. Kasi nung ako'y na-stroke, after 1 week, nag-therapy ako, gusto ko sanang umarte. Ano pa? Hindi ako maka-arte kasi, pero ang sakit. 3 araw ka lang nakahiga. Pag tumatayo kang ganyan, ang sakit. Kailangan may belt at nakatali ako doon sa therapist para pag natumba akong ganyan,
Pero, syempre, hindi ka pwede umarte. Ha? Nakakahiya naman. Sabi pa nung iba, ay, si Father Dave, yan yung may YouTube. Naku, kilala ka pa, di ba? Di ba? Makukwento ka. Oh, ay, di. Tapos lalagyan ng weight yung paa mo. Ay, naku. Of course, pag hindi mo naranasan, hindi mo talaga naintindihan. Pag hindi mo naranasan, hindi mo naintindihan. Kaya nga paulit-ulit ko yung sinasabi. Ang alin? Nagbibigay tayo, hindi tayo dahil may sobra, kundi alam natin ang pakiramdam ng walang-wala. Kung hindi mo naintindihan, hindi ka talaga magbibigay. Mga minamahal na kapatid, the people of God was tolerated in their tantrums because God looks at the future, not at the present. Sige, magsisigaw ko dyan, Father Ben. Magsisigaw ko dyan. Diba? Ang goal natin, makatayo ka uli. It took some time. It took some time. Ano po? It took some time. Painful process. Because we want a better life. Anong meron sa gospel kaugnay ng unang pagbasa? Kung ikaw ay magulang at ang mamahalin mo lang ay yung mayamang lupa o anak na matalino. Kakaligtaan mo yung mga mababato, ang dibdib, matinik ang puso, ha? Tuyo, tigang ang puso. Anong kinabukasan ng iyong anak? Ano tinuturo sa Ebanghelyo? In spite of the kind of soil, God continued to sow His love. Sana ganun ang mga magulang. Sana mga magulang, alam ko naman may mga magulang talaga mapagmahal na minamahal nila yung higit na nangangailangan. Pero may mga magulang na nagmamahal dun lang sa mga anak na feeling nila magaling. Kulang yun. Kulang. The person you love are the person who deserve to be loved. Not those who can give you in return the love you have given. Kaya maraming miserableng anak, mga magulang, ay dahil ang ating pagmamahal ay piling-pili. You have to understand this. When God speaks of relationship, when God speaks of intimacy, He always used the relationship between mother and child. Sa kapistahan ngayon ni Joachim and Anne, alam ba nila na ang anak nilang si Maria magiging ina ni Jesus? Hindi nila alam. Pero ang pagpapalaki kay Maria ay nakita mo ayon sa pagtugon ni Maria sa anghel. Only those who were raised in the values of God can really answer the angels, "Be it done to me according to your word." Why? Because I am the handmaid of the Lord. Pinalaki siya ng kanya mga magulang, pinakilala sa kanya kung sino ka at ano ka. Inuulit ko, mga minamahal na mga kapatid, kung walang pangarap ang inyong mga anak, mangarap kayo para sa kanila. Sapagkat ang panahon ay hindi nag-aantay. Hindi nag-aantay. My dear friends, my brothers and sisters, before our dreams will be fulfilled, we have embraced or we have to embrace the process. Amen. My dear brothers and sisters, to grow old is part of life. May gawin ka, wala kang gawin, tatanda ka. But to dream or to look at a better future, it comes with a dream and a process. Kung gusto niyo ng magandang bukas,
dapat merong kayong pangarap. Sa Tagalog, merong pagsusumikap. Sapagkat ang biyaya ay hindi inaantay, tinatrabaho. For parents, if your children don't dream, please dream with them. Teach them in the way St. Joachim and Anne taught Mary, so that when God comes, she will know how to answer the invitation. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We now go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.